Hello guys! Andito na naman tayo for another episode ng ating channel kung saan ang pinag-uusapan natin ay negosyo, investment at yung mga bagay na pwedeng makatulong sa atin para mag-level up ang ating financial situation. Okay, so kung bago ka lang sa ating channel, please make sure to subscribe and pakihit mo na rin yung button sa iba pa para wala kang mamiss sa ating mga upcoming videos. Okay, so dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay very exciting. Ito yung top 7 negosyong patok ngayong 2021. Okay? So, kung interesado ka na mag-business ngayong taon na to, please stay tuned up to the end of the video. Okay? So, tara! Samahan mo. Okay, so, dahil February na ngayon, ang bilis ng panahon, di ba? Katatapos naman ng Pasko, and then after ilang tulog lang, natapos na yung January, ngayon February na agad. Okay, so pag-usapan natin, meron ka na bang nabuong negosyo na yung talagang gustong-gusto mo at yung binabalak mo ng matagal. Okay? So, kung wala ka pang negosyo, idea, ito yung top 7 ideas na pwede mong pamilihan. Okay? So, umpisa na natin. So, number 1 is yung food business pa din. Okay? Kasi kahit pagbalibaligtarin mo man ang mundo, ilang COVID-19 man ang dumating, talagang pinakapatok na negosyo is food pa din. Pagkain pa rin. Dahil ito ay talagang necessity ng bawat tao. Wala naman taong hindi nangangailangan ng pagkain. Okay? So, ang dami nating pwedeng pamilian. Madami kang pwedeng pamilian pagdating sa food business. Diba? Pwede kang maglabas lang ng mesa sa inyong harapan ng bahay. Especially kung along the highway ka lang, maglagay ka doon ng mga kung ano pwede mong itinda, yung mga puto, yung mga beka, di ba? So, pwede. Sa small capital, pwede ka na mag-start ng ganong business. O kaya naman, kung gusto mo medyo high-end ng konti, mag-franchise ka ng mga food cart, okay? Ng isang klase ng food cart. Kasi ang daming sale na food cart ngayong panahon ng pandemic. So, kung nakita mo yung ibang videos ko regarding food cart franchise, pwede kang mamili kung anong company ang lalapitan mo para mag-franchise ka na isang food business. Okay? So, kung ayaw mo naman, pwede rin magtinda ka ng mga i-online mo yung food mo, di ba? So, isang way din yon para makapag-start ka ng food business. Okay? Kasi since online is the new normal, di ba? So, ang dami nag-online ng mga pagkain, mga paninda nilang pagkain. So, pwede mong subukan yun. At least, nando ka pa rin sa food business. Okay? So, number 2 na patok na negosyo ngayong 2021, so, itong delivery business. Simula nung nagkaroon ng pandemic, talagang yung delivery business, nag-boom na gusto. Dahil ang dami nagpapadeliver ng kung ano-ano, ng pagkain, mga kagamitan sa bahay, kung ano-ano mga essentials na pwede natin gamitin sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay, so yung delivery business, patok na patok to ngayon dahil nga hindi lahat ay sumusubok nitong delivery business. So, hindi lahat nagtatry nito. So, meron akong video regarding Tok Tok delivery franchise business. Nasa worth 16,000 siya nung December, just last month. December 2020. Nung inilaunch yung delivery business na yon. So, pwede ka sigurong humabol, itry mo lang, mag-inquire kung nasa same amount pa rin yung Tok Tok franchise business. Kung hindi naman, pwede kang mag-innovate, di ba, ng sarili mong franchise business. I mean, ng delivery business. Okay. So, maliin tayo. Okay? So, pwede kang ikaw mismo sa sarili mo, gumawa ka ng isang delivery business. So, aralin mo lang kung ang daming mga resources na pwede mong matagpuan sa YouTube. Okay? So, number 3 na patok na business ngayon 2021 ay yung mga materials for online classes. Dahil na medyo matagal pa siguro bago magkaroon ng face-to-face classes dahil na dito sa COVID na hanggang ngayon ay nananalasa pa. Diba? At syempre, itong mga bata, nag-online classes pa rin sila, so hindi natin alam kung hanggang kailan. So, take advantage mo na makapag-sell ka, makapag-tinda ka ng mga materials, products for online classes. Ano-ano to? Andyan yung mga laptop, tablets, cellphone, headset, mga computer desktop. So, kung ano yung kailangan ng mga bata sa kanilang online classes, pwede mong iyan ang i-carry mo kasi, syempre, since yan yung need ngayon.
So sakyan mo yung ano, yung trend ngayon, di ba? Para yung business mo eh, makakuha ka ng business na patok talaga ngayon. Okay? So number 4 is yung health and sanitation products, okay? So dahil kailangan pa rin natin mag-face mask, mag-face shield, at syempre, andyan pa rin yung paalala lagi ng DOH na mas iwas, hugas, okay? Mas hugas, iwas, okay? At syempre, andyan yung minimum safety protocols na pinapatupad ng IATF. So, pwede mo rin gamitin tong opportunity na to para makapag-launch ka ng business na ito yung kinakery mong product, okay? Yung face mask, face shield, mga alcohol, sanitizers. So, kumbaga, lahat ng kailangan natin para talagang makaiwas tayo sa COVID-19. Number 5 ay cleaning products. Dahil nga sa bahay, di ba, kailangan din natin mag-sanitize. Kailangan natin laging malinis ang mga kasangkapan, ang bahay, mga doorknobs, mga floorings. So, kailangan natin ng Zone Rocks, yung mga powder soap, mga liquid soap, detergent, mga sanitizers, ayan. So, pwedeng yun din yung kung ayaw mo naman ng health and sanitation products, pwede ka dito sa cleaning products, okay? And then, gawa ka ng FB page, i-post mo itong mga products mo, mag-alok ka sa mga kamag-anak mo, sa mga friends mo. So, from there, makakakuha ka at makakakuha ka ng benta. Hindi pwedeng hindi, okay? So, napakaganda niyan dahil nga, yan yung araw-araw na kailangan natin, especially ngayon na may pandemic. So, imposible na hindi ka bumenta dito sa mga produkto na to. Okay. So, number 6. Ang bilis natin. Okay, number 6 is yung another health and wellness products naman to. Kanina, health and sanitation. Ngayon, health and wellness products. Okay? Ito, pag sinabing health and wellness products, ito yung makakabuti sa ating katawan. Okay? Andyan yung mga supplements, mga organic products na kung ano-ano, di ba? Na makikita mo sa kahit sa Facebook, ang daming nagtitinda ng mga ganitong klase ng mga products. Okay? At karamihan sa mga nag-o-offer ng ganitong products, may kasama rin siyang business, di ba? Kamukha yung sa, ano ba yung isa? Kalimutan ko, may nag-offer sa akin eh. Health and wellness din siya. Merong wellness products at the same time, merong business na kasama na once na nag-join ka sa group, nag-join ka dun sa company, bibigyan ka nila ng isang business package, gano'n. At pag meron namang bumili sa'yo, yung tao na yon magkakaroon din ng ano ng parang percentage na commission. So parang idinaan nila sa multi-level marketing, which is isa sa mga powerful ano business strategy para yung product mo italagang mag-click. At kasi mahirap kung ikaw lang mag-isa sa sarili mo yung mag-market ng isang particular product, kasi through multi-level marketing ano yun eh, parang marami kayong tao, parang diniduplicate mo yung sarili mo, hindi lang ikaw. Pag nakapag-duplicate ka ng 5 tao or 10 tao, biro mo, kahit wala ka nang ginagawa, yung mga tao sa ilalim mo, o yung mga recruits mo, yung mga downlines mo, kumikilos, and then, ikaw, nakakakuha ka ng mga overriding commission sa kanila. Okay? So, yun ang kagandahan ng multi-level marketing, na yung iba, hindi naniniwala doon kasi kala nila, pag sinabing MLM, scam. So, hindi po scam multi-level marketing. So, depende na rin sa company. So, try nyo i-research ng maigi kung yung company na yon ay talagang registered ng SEC at talagang meron silang mga corresponding permits na talagang nagpapatunay na sila ay legit. Okay? So, bago ka sumali sa ganong company. Okay? So, yun nga, health and wellness products, ang daming, dami nilang mga kinikary mga produkto. At kung makikita mo yung, balikan mo yung ilan sa mga videos ko na nag-explain tayo about health and wellness products na pwede mong i-carry, okay? So, balikan mo lang yan. Hanapin mo sa ating mga videos, past videos. Okay, so last but not the least is yung mga online opportunities everywhere. Pag nagpunta ka sa YouTube, napakadaming online opportunities na pwede mong pamilihan. Okay? So, kung marunong ka sa Facebook, pwede kang maging Facebook manager, social media manager, na ikaw mismo ang nag-upload o nag-create ng content sa mga social media platforms sa isang client.
Tapos nag-edit ng mga videos, nag-vlog para sa kanila. Tapos may mga email management pa na tumatawag. Tapos madami mga web design, data entry. So makakapili ka ng online opportunity kung talagang pupuntahan mo at kakaririn mo ng gusto. Okay? So ang dami niyan na pwede mong pagpilian. So ito rin yung mga negosyong patok last year pero mas booming ngayon dahil nga marami pa rin walang trabaho at marami pa rin ang talagang walang kinikita talaga. Okay, talagang zero. As in, siguro umaasa lang sa mga bigay-bigay pero kaya nag-boom tong online opportunities na to. Okay, so kung ikaw yung tao na naghahanap ng negosyo, ngayong taon na to, pwede kang mamili dito sa ideas na to from 1 to 7 at siguraduhin mo lang na na kaya mong gawin at the same time, ma-i-deliver mo ng tama. Okay? At maayos yung business para talagang masabi natin na patok na negosyo itong business ito. Okay? So, thank you for watching. Sana nakapag-subscribe ka na at na-hit mo yung bell icon para update ka sa lahat ng ating mga upcoming videos. Okay? So, bye-bye. Stay safe.